Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan. Di masisira at di kukupas ang kayamanang iyay na kalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ipinahayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit nananalig kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang linggo pagkatapos ng linggo ng pagkabuhay ay itinakda ni Saint John Paul II na Divine Mercy Sunday. Sa araw na ito, pinapaalaala sa atin na ang ating kaligtasan ay nangyari dahil sa awa ng Diyos. Ang kaligtasan na hindi natin deserve, ito ay pinagkaloob sa atin dahil mahabagin ang Diyos sa atin. Kaya ang ating attitude sa harap ng kaligtasan ay pasasalamat. Malaki ang ating pasasalamat sa Diyos, kaya pahalagahan natin ang ating kaligtasan. Isabuhay natin ito. Malaki ang presyo na binayaran ni Jesus para sa atin. Nagpakasakit at namatay siya para sa atin. Hindi naman nasayang ang kanyang pag-aalay. Ito'y katanggap-tanggap sa Ama, kaya siya ay muling binuhay. Makikisa din tayo sa kanyang bagong buhay kung namumuhay tayo sa ilalim ng habag ng Diyos. Ang ating pagbasa sa sulat ni San Pedro ay nagsasalita din ng dakilang habag ng Diyos na nagbigay sa atin ng bagong buhay na mula sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi pa natin nararanasan ang ganap ng ganap. Hindi pa natin nararanasan ng ganap ang kaligtasan na bigay niya sa atin. Pero natutuwa na tayo dito dahil sa pag-asa na binibigay niya sa atin. Kahit na tayo ay kasalukuyang nakakaranas ng mga kahirapan at pagsubok, natutuwa at umaasa pa rin tayo
Kasi alam natin na ang mga kahirapan na nararanasan natin ay may layunin na dalisayin pa ang ating pananampalataya at patingka rin ang ating pag-asa. Ganon kahalaga ang pananampalataya na dapat itong dalisayin sa apoy ng pagsubok tulad ng ginto na dinadalisay ng apoy. Kahit na hindi na natin nakita si Jesus, pero nananalig tayo sa Kanya at minamahal natin Siya, umaasa tayo na sa bandang huli makikita natin Siya, ang layunin at dahilan ng ating pananampalataya. We walk by faith and not by sight. Talagang totoo ito sa ating mga Kristiyano. Kahit na hindi natin nakikita, nananalig tayo at namumuhay na tayo ayon sa ating pananalig. Hindi natin nakikita si Jesus, pero alam natin na totoo Siya at buhay Siya. Kaya tinataya na natin ang ating buhay sa Kanya. Naglalakad tayo ayon sa Kanyang mga aral. Minamahal natin Siya. Hindi natin Siya nayayakap physically, pero minamahal natin Siya. Nandiyan Siya. Yan ang resulta ng Kanyang muling pagkabuhay. Hindi na ayon sa laman ang Kanyang presensya. Hindi Siya nakikita, pero nandiyan Siya. Nararamdaman din natin ang Kanyang pag-ibig sa atin. He is present to us even in the midst of our difficulties. Ganon kalakas ang Kanyang presensya na pati na ang kahirapan sa buhay ay nakakayanan natin kasi nandiyan Siya. Ito ang pananampalataya. Panginoong Jesus, patuloy mo kaming kahabagan. Palakasin mo ang aming pagtitiwala sa iyong pag-ibig sa amin. Anuman ang nararanasan namin ngayon, palagi mo kaming mahal. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.